ating ituturo. At syempre meron tayong kawaligan. Lalagyan natin yan ng 500 grams na asukal. Wash yung ginamit ko yung mga kabiking. Ulitin ko lang mga kabiking, yung asukal natin ay 500 grams. At naglagay tayo ng Alaska Ibap Milk na 1 can. Ayan mga kabiking, yung ating Alaska Ibap ay 370 ml. At syempre maglalagay tayo dyan ng tubig na 3 can mga kabiking. Ulitin ko lang, 3 can na tubig. At ang laman ng tubig mga kabiking, pag gusto nyong igramo ay 400 grams ang laman yan mga kabiking sa isang lata. Ayan. At siyempre lalagay na natin yung ating buko. Isang perasong ginadgad lang na buko yan mga kabiking. At kung napapansin nyo mga kabiking ay wala yang sabaw. Ginadgad lang na buko yan. At gusto ko lang mga kabiking ay yan yung step 1 natin. Kasi iluluto natin yan mga kabiking. At yung siyempre yung gagamitin natin do yan ay namasa ko na yung ating dough mga kabiking. Ayan, lalagyan din natin siya ng 25 grams na margarine. Ayan, siyempre luluto natin yan. Ayan na ngayon, sinabi ko kanina mga kabiking, yung ating dough ay namasa na natin at ilalagay na lang natin sa ating description box habang nagluluto tayo ng palaman, habang pinapakuluan natin yung ating palaman. Gagawin na natin yan mga kabiking. Ayan mga kabiking, at siyempre sasabuyan muna natin ng arena yung ating lamisa kasi papalaparin natin yan yung ating crust o kaya yung pabalat ng ating buko pie. At yung lagi kong sinasabi sa inyo mga kabiking na mag-iingat kayo sa paggamit ng dough roller kasi medyo delikado yan mga kabiking. Ang gamit ko pala dito mga kabiking ay spiral mixer at saka dough roller kaya malaking bagay talaga kasi kumpleto yung gamit dito. Kaya siyempre malaking bagay sa akin yung mga kabiking dahil meron tayong spiral at meron din tayong roller dito na ginagamit. At ginagamit natin yung roller kagaya ng ating pagpapanipis ng masa ng dough gaya ng ating gagawin ngayon. Ayan. Gusto ko na rin sabihin sa inyo mga kabiking na okay lang din naman kung wala kayong dough roller. Kung spiral mixer lang yung gamit nyo, okay din. Okay din na wala kayong spiral mixer basta may dough roller kayo. Okay din naman yon. At syempre mas okay kung meron kayong parehong dalawa para mas mapabilis yung paggawa nyo ng tinapay. Ayan. Untin na nyo mga kabiking, seryoso tayo dyan. At tignan nyo lang mabuti mga kabiking yung ating gagawin. Ayan mga kabiking, at syempre nilapag na natin sa ating lamesa at kukunin lang natin yung ating tamang nipis at panoorin nyo lang mabuti mga kabiking yung ating proseso. At mas maganda mga kabiking kung tapusin nyo yung video na to para talagang sure na nakukuha nyo yung idea. At syempre sa mga lalong-lalo sa mga baguhan pa lang sa tinapay, sa paggawa ng tinapay. At yung ating dough mga kabiking, minasa ko na kasi madali lang naman yan mga kabiking. Kumbaga, hindi naman masilan yung paggawa ng dough niyan. Kasi dough rin lang naman yan ng mga assorted bread. Pero ilalagay ko na lang sa ating description box yung ating timplada para makita nyo doon. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kabiking na mas maganda kung panoorin nyo pa rin tong buong video na paggawa para masundan nyo talaga yung paggawa para talagang makuha nyo o kaya talagang matutunan nyo. Ayan mga kabiking, at tignan nyo lang mabuti mga kabiking, at ayan kasi habang ginagawa pala natin yung mga kabiking ay nagpapakulunan na tayo ng ating palaman kanina.
pinapakuluan na natin yung palaman natin. So ayan mga kabiking, nasa step 2 na tayo at meron tayong napapansin nyo kung meron tayong kanyan langgana, lagyan natin yan ng 2 can na tubig at saka 1/2 500 grams na cornstarch. Ayan, kasi pag kumulo yun mga kabiking, yung ang sinalang natin kanina ay saka natin hihahalo yan. At siyempre ipapakita ko pa rin sa inyo mga kabiking yung paghalo para talagang makikita nyo. Ayan. Ayan mga kabiking, at siyempre tingnan nyo naman ay kumukulo na yung ating step 1 kanina, at sinasabi ko nga yung ating nasa palanggana ay step 2 yan. Ayan, siyempre hinalo natin habang kumukulo yung nasa ating kaldero kaya kawali. Ayan, siyempre haluin lang natin ng haluin yan hanggang sa dumapot mga kabiking. Ganyan lang, tingnan nyo lang mabuti yung paghalo. Siyempre napakadali lang yan mga kabiking, dahil basta panoorin nyo lang talaga tong video na to at masusundan nyo yung ating mga ginagawa. Ayan mga kabiking, siyempre ilalagay na natin sa ating ginawang pabalat o kaya yung ating crust, at ganun pa rin mga kabiking, tignan nyo pa rin yung ating proseso. At yun nga mga kabiking, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ko na ipapakita sa inyo yan mga kabiking, na lulutuin natin sa oven kasi medyo mapapahaba kasi itong ating video. Pero ang pagluto niyan mga kabiking ay nasa 300 temperature lang yung ating init ng oven, at maluluto naman yan ng mga 15 minutes mga kabiking to 18 minutes, ganun lang siya mga kabiking. Pero yung pag-slice niyan mga kabiking, papakita ko sa inyo para magka-idea kayo. Kasi ang per slice niyan mga kabiking ay nasa 10 pesos at ang labas ng slice ay 32 piraso. Ayan. Bahala na kayo kung pwede yung ibenta ng 15 pesos. Ganun, pwede rin mga kabiking, pero 10 pesos lang ang bintahan nila dito. Bintahan namin. Ayan mga kabiking, at siyempre i-slice na natin siya dahil malamig na yan. At kung napapansin nyo kanina mga kabiking ay igwas lang yung pinahid natin yan sa ibabaw. At gusto ko lang sabihin sa inyo mga kabiking na gabing-gabi na natin yung slice yan, kasi kagagalan lang natin yan nanood ng Gilas Pilipinas sa ano ba yun, sa Bukawi, sa may nakalimutan ko na yun mga kabiking. Abangan nyo na lang yung ating vlog. Ayan, abangan nyo yung ating vlog sa ating pinuntahan na basketball. Ayan, at wala naman tayong iba ay para may iba naman pala, para may iba naman yung ating vlog. Kasi para naman hindi naman puro lagi tayong tinapay. Ayan mga kabiking, abangan nyo yung mga kabiking, panoorin nyo kasi napakasaya dun sa pinuntahan namin. At siyempre hanggang dito na lang ulit mga kabiking, at maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta pa rin sa ating YouTube channel, sa ating small YouTube. Ayan, at hanggang dito na lang, hanggang sa muling pagkikita. Paalam.